Siya si Reg. She was living her life to the fullest, but then realized that there was something missing in her life. A hole that needs to be filled in spite of everything she had. Because of that, she had been in and out of relationships, yet she could not find what she was looking for. A relationship that would truly last forever. Paano nga ba niya natagpuan ang tunay na relasyon na matagal na niyang hinahanap? Tara at mas kilalanin natin siya. Good morning, Sessionistas! Tara at samahan niyo kami sa isa na namang episode ng Session. Alam niyo ba na ang guest natin sa araw na ito ay isa sa mga special na kaibigan namin dito sa Riyadh na namuhay dito, nag-aral sa Pilipinas at bumalik, ngayon ay nandito na naman siya ulit. Na isa na siyang ina at isang asawa at nagtatrabaho na din dito sa Saudi Arabia. Pero ano nga ba mga pinagdaanan niya dito sa buhay niya sa Saudi Arabia? Guys, tara, samahan niyo kami at mas kilalanin natin siya. Reg, kumusta? Welcome sa Session sa. Bro, thank you for inviting me here. Grabe. It's such very a privilege. Pro, ang galing. Grabe. Mare, privilege namin na makasama ka ngayon at ma-encourage kami sa kwento ng iyong buhay. Thank you for having me, bro. Ngayon, Mare, hindi ba nabanggit mo na nag-aral ka sa Pilipinas? Ano ba yung naging buhay mo noon? So, nag-aral ako sa Philippines. Mm-hmm. Nag-aral din ako dito. Yung parents ko, OFWs na sila. Dito sila nagkakilala. Dito na rin sila nag-start ng family. Pero sa Pilipinas, nanganganak yung mommy ko. So, as OFW parents, ako yung OFW kid na naiwan sa Pilipinas. Mm-hmm. And I think I was turning 4 then, mm-hmm, nung dinala nila kami dito. So from there, balik-balik na kami ng Saudi. Until they decided na they wanted us to stay here for good. So grade 4 ako nun. Dito na kami nag-aral. So grade 4 hanggang grade 6, dinala nila kami dito. So doon ako na immerse sa buhay ng Saudi. From the Philippine life, tas biglang Saudi Arabia na ibang-iba yung culture. Oh, yeah. So talagang it was different. And then, dahil magkakasama na kaming apat, hindi na kami umuwi. Talagang sabi ng mommy ko, saka ng daddy ko, since magkakasama na tayo, matagal pa tayo magbabakasyon. So eventually, nung gumraduate ako ng grade 6, saka kami umuwi. So nung umuwi kami ng Pilipinas noon, sabi ko sa mommy ko, mami, kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik ng Saudi. Oh. Kasi ibang-iba talaga, tapos nakita ko ulit yung mga pinsan ko, yung mga friends ko. Mm. And it was very hard to stay here. Now, being an OFW parent, andito na rin yung anak ko, nakikita ko kung gano'n nga talaga pala kahirap maging magulang. I'm sure alam mo nagtatrabaho tayo dito, meron tayong anak. So, I think gano'n yung nangyari sa amin before na yung parents ko, syempre may work sila, nanibago sila, nag-adjust sila kasi dinala nila dito yung dalawa nilang anak na very young.
Marami ako mga failures due to absences na ganun na yung naging takbo ng studies ko sa Manila. So, long story short, my parents found out, pinigyan nila ako ng, they made a deal with me. Ang sabi nila sa akin, we're gonna give you another year. And kapag hindi ka pa rin nagtino, dadalhin ka na namin ng Saudi. So, ganun yung naging kwento. So, dahil nandito ako ngayon, alam niyo na kung ano nangyari. So, ganun yung nangyari. Actually, there are so many details in that that I would rather not disclose kasi, alam mo yun, talagang, in short, nung hindi ako naging maayos sa school ulit, sumama na ako. And that's when I started working. So, I was 19 then. Wow, tapos, very young. Yes, dinala nila ako dito. The very next day, I remember, my mom had work. So, ayoko namang maiwan sa bahay. Sumama ako. Sabi ko, sama ako. And then, pagkadating ko dun sa office, kung ano lang yung magawa ko, I mean, ako yung runner niya. Kailangan ng mag-photocopy, magdadala ng papel somewhere, sa ibang departments, ganyan. Eventually, may nakakita, oh, is this your daughter? Sabi niya, would she consider? So, that's where you learned the admin job? Yeah, that's where I learned. Because actually, I was taking advertising and Assumption noon. But unfortunately, I wasn't able to graduate. But yung mga admin clerical jobs was easy to learn. So I think as a nature ko rin kasi yung very ano ako meticuloso, mga parang attention to details kaya naging madali sa akin yung ginagawa ng nanay ko noon. So ginagaya ko lang siya and then I really learned a lot from her. Eventually a department hired me. Tapos doon na nag-start yung journey ko. Saudi Arabia, I was already working sa hospital where my mom worked. So, doon na nag-start. Tapos eventually, lipat na ng department, napapromote na. Tapos eventually, nabigyan na ako ng working visa. So, doon na nag-start. Yung buhay ko dito dati, parang feeling ko, I was on my prime. Alam mo yung parang nakakaya masabihin, pero parang feeling ko, parang GGSS ako. Parang ganda-ganda ako sa sarili ko. Kasi parang, parang kahit saan ako pumunta, may, alam mo yun? Living your life to the fullest, oo, Maria. Oo, talagang living my life to the fullest na parang hindi na masyadong maganda. So, ang dami kong nakilala, ang dami kong, if you've read, diba, the testimony that I've posted before, I've literally been in like any relationship that you could ever imagine. So, andun na ako sa point na yon. And dahil nag-earn ako, parang mas lalong naramdaman ko na parang I can do anything that I want. Kasi ano na ako, parang feeling ko mature na ako, adult na ako, ganyan. Hindi pa pala. So, yun, dumating sa point na I had a relationship and then I got pregnant. So, if you know, di ba, na hindi naman talaga pwede dito.
Alam mo yun. So that was a decision that I had to make. I had to leave my son. Buti na lang, may mga, yung technology ngayon, compared dati, ibang-iba. So may mga video calls na and all these things. I'm really grateful for that. So doon, the next start, na bumalik na ako dito. When I went back here, medyo lost ako, hindi ko alam. Parang andun ako sa verge na kailangan ko magtino. Pero nandun pa rin ako yung, alam mo, yung natural kong desire sa buhay ko na parang hindi, no, party tayo. Kailangan enjoy ko pa rin. Oo, enjoy tayo dito, ganyan. So yun, dun ko naman na-meet si Lord. So, from there, I met some friends na na-lead ako na magkaroon ng relationship kay Christ. Ano yung point ng buhay mo, Mare, na parang nag-decide ka na hindi ko na talaga kaya to. Kailangan ko na si God sa buhay ko. Kasi growing up, TJ, siguro dahil nga nasa ibang bansa yung parents ko, andun ako sa point na palagi akong naghahanap ng sense of belongingness. Kailangan ko ng constant reassurance. Oh, Mari, relate na relate as ako diyan. Kailangan ko ng constant reassurance. Alam mo yung parang napaka sobrang major KSP ko na. As in talagang kailangan mapansin ako, kailangan ma-assure ako, kailangan ko ng love. So, parang hindi ko siya nakukuha nang wala akong ginagawa. Kaya talagang ine-effortan ko 'yun. Talagang nauubos yung baon ko noon kasi manlilibre ako para magkaroon ako ng kaibigan. Kasi kailangan ko talaga, parang for me, I had to belong. Oo. Parang whether trabahuhin ko siya or it comes naturally, kailangan kong trabahuhin yun. So, andun ako sa point na parang kahit anong gawin ko, bakit hindi ko ma-feel na complete ako. Parang may void. Oo, parang sabi ko nga kanina, lahat ng kinds of relationships pinasok ko na. And dumating din sa point na parang pag binabalikan ko yung past ko na ang dami nangyari sa buhay ko, wala na akong makikita na magmamahal sa akin. Or wala na akong makikita na tatanggapin ako kung ano yung mga pinagdaanan ko. Because what I went through was sobra. Alam mo yun? Rock bottom. Andun ako. And during that time, when I went back here, I was in a relationship. Tapos dahil
before. Yes, so, na-meet ko siya sa church din. Mm-hmm. Tapos, nag-serve kami sa music kasi nagigitara si Miko. Tapos, ako naman kumakanta. So, doon kami nag-start. Doon kami nakapag-start ng friendship, ng ano, we got to know each other. Tapos, hanggang sa dumating na doon sa point na parang, medyo hindi na friendship. Uh-oh. Ganyan. And so, ayun. So, pinag-pray nyo na yung isa't pinag-pray isa. Pinag-pray na namin yung isa't isa. Courtship. Especially na coming from a place na may anak na ako. Yes, so. Tapos, si Miko may anak na rin siya. Yes, so, we really had to pray about it. And talagang pinag-usapan namin. Kasi, syempre, hindi naman basta-basta yung pinapasok namin. Oh. And since, andun na kami sa point na kung papasok kami sa relationship, alam namin na ang end ng relationship is ikakasal kami. Yes. Hindi na kami yung dalawang batang naglalaro at nakikipag-boyfriend-girlfriend lang. So, I'm just really grateful kasi nga si Miko was able to accept me for who I am. Yes. As in talagang entirely who I am. Wala akong natago, wala akong tinago sa kanya. Lahat eventually nalaman niya. So, akala ko sayang wala si Miko. Oo nga, sayang eh. Miko. So yun, yung akala ko na andun ako sa point na parang akala ko kailangan ko ng tao para ma-complete ako. And then nakilala ko si Lord. And then okay na ako kay Lord. Yung best feeling. Yes, eh, no? And then sabi ko okay na ako, hindi ko na kailangan. Tapos biglang si Lord, dahil sobrang buti lang niya, binigyan niya pa rin ako ng someone na makakasama ko. Grabe. So it's really about you being filled. Yes. First kay Lord? Yeah. Wow, grabe Mare. Amazing yung ginawa ni God. No? Parang He really orchestrated everything. Yeah. Na ito yung pagdadaanan mo. Then suddenly, you will feel na there is a void na ako lang talaga mag-feel ito. Yeah. Then, dun ka niya ililid ngayon. Yeah. Then, pag natagpuan ka na niya, He will reward you. That's diba? Right. Oo. So, Mare, kung... So, yeah. So, from 2017, 2019, kinasal kami ni Miko. So, yun yung araw na parang akala ko hindi ko ma-experience ever in my whole life. Kasi nga, akala ko talaga latak na yung buhay ko eh. Pero grabe lang mag-restore si Lord. Grabe yun, yeah. Mare. Talagang total restoration. Yes. Imagine. Yes. From being in and out of relationships, then having the true love of your life. Diba? And then after that, so since nung nagtrabaho ko dito, di ba na-mention ko kanina, iniwan ko si Cole. Oh. Iniwan ko yung anak ko. So, ang napakabuti pa rin talaga ni Lord, He gave us a privilege na maisama dito yung anak namin. Kaya nandito na siya ngayon with us. And talagang, ang galing lang na parang may experience ko pala yung ganun, na may family ako, kompleto yung pamilya ko. Akala ko hindi na akala ko talaga hindi na yun mangyayari.
Ay, ganda na, ano. So, pero, mare, sobrang nakaka-inspire nung story mo. Grabe. Nakarelate ako sa'yo kasi ganun din ako dati eh. Pero coming from a real life testimony na parang na-encourage ka lalo na talagang there is hope in God through Christ. Yes. Di ba, ano? Mare, ano yung life verse mo sa buhay mo ngayon? Simula na nakilala ko si Lord, isa lang yung pinanghawakan ko and hanggang ngayon, talagang it's really true in my life. Delight yourself in the Lord and He will grant the desires of your heart. Grabe, so powerful. Sipin mo, delight yourself in the Lord and He will. And He really granted the desires of my heart and hanggang ngayon nararamdaman ko talaga. He's the same yesterday, today, and forever. Wow.